Actually, ito meron papakita sa inyo, no? Nagsalita na nga po si dating Pangulong Duterte, true, kay Taba, anong pangalan ni Taba? Ni Harry Roque. At ngayon, itong si dating Pangulong Duterte is natatakot na po talaga sa pagpasok po ng ICC para po arestuhin siya. So medyo conflicting lang ng konti ito, no? Kasi sinabi naman po kasi ni PBBM na hindi raw sila makipag-cooperate sa ICC. Pero mga kababayan, no, ang tanong kasi dito, bakit takot na takot ngayon ang mga Duterte diyan po sa pagpasok po ng ICC? 'Di ba? So ito pakita ko sa inyo, no. So sa hindi lang po nakakaalam, no. Malamang alam niyo na 'to eh kasi kumalat na 'to sa balita eh. Okay. Na si PBBM pa 'yung nagsalita. Ito galing ito sa net 25 yung code card na 'to eh. Sabi dito, no, let me say this for 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help on any investigation that the ICC conducts. Okay. Pero mga kababayan po dyan, may mga balita na rin po, no, na kahapon, ito nga pong si Attorney Conti, na-content ko na to kahapon eh, so hindi ko na-play yung video, no. I-replay nyo na lang yung video ko kahapon kasi na-explain po natin dito na posible po talaga at malaki po talaga yung chance na tapos na po yung investigation po ng ICC. Kasi kung wala talagang investigasyon na nabalitaan itong mga Duterte, tatahimik lang yung mga yan eh. Ingay niya, ingay nila ngayon, di ba? Oh. So ngayon sabi dito, no, si sabi sa News 5, matagal na umano nagsimula ang investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. So dito nga po sa interview nga po na to, nagsalita nga po si Attorney Conti. At bukod rin po dyan mga kababayan, si Trillanes. Okay? Sabi din ni Trillanes nung nakaraan pa, sabi ni Trillanes, naniniwala si dati Senador Trillanes na tapos nang mag-imbestiga ang ICC kaugnay ng War on Drugs campaign ng dating Administrasyon Duterte. So tapos na. So ngayon, ang tanong kasi dito, bakit walang nakakaalam na tao? Ay, nang unang tanong dito. Actually, kasi mga kababayan, ito, na-content ko na to kahapon pero briefing na lang to, no? May mga reason po kasi, no, at meron po talagang ginagawang isang paraan ng ICC na pumasok po sa isang bansa para mag-imbestiga ng patago. Na-explain ko to kahapon. So, hindi lang po nakakaalam, panoorin nyo na lang po yung huli kong live stream kahapon. O yung upload ko kanina pala. Ayan. Andyan po yan. Pinaliwanan ko po yan. Pero bakit ako na lang po sa inyo yung pinaka-importante, no? So base nga po dito sa ICC, no, sabi dito, no, okay, sometimes evidence may have to be kept confidential in order to ensure that the prosecutor's investigative staff can perform its investigative duties. A state, ito malupit eh, a state may furthermore request confidentiality of such information or documents which, if revealed, would pose a threat to the state's national security interest. So isa lang po to, actually ang nabasa ko at kahapon na dokumento, mga ano, apat na page. So namili lang po ako ng isa ngayon. So ngayon, ang meron pa lang isang sistema po ang ICC na pwede mag-request ang isang bansa sa ICC na gawin natin confidential yung pag-imbestiga ninyo dito sa Pilipinas. Pwede 'yon. Kasi nga po, para po yung prosecutor nga po yung investigator po ay hindi po matreten, hindi po takutin at magawa po yung trabaho niya para mag-imbestiga. At syempre, para po maiwasan po yung ano, yung state of security. 'Di ba? National security interest po ng bansa. Tulad nga po sa Pilipinas. So ito mga kababayan. So ngayon, yung sinasabi nga po ngayon ni Attorney Conti, yung kasi si Attorney Conti po kasi ano siya eh, legal counsel po siya ng ICC. At yung sinasabi rin po ni Trillanes, natapos na po yung investigasyon, actually, meron silang basihan. Ito nga po, na pwede pong pumasok ang ICC ng patago for the sake of the safety ng mga nag-imbestiga para magawa nila yung trabaho niya at para po sa national security interest. Kasi alam naman natin mga kababayan na marami pa rin po talaga mga DDS na uto-uto. Na pag nalaman nila na andyan yung ICC sa lugar nila, nag-iimbestiga, baka bugbugin. So malinaw yan. So ngayon mga kababayan po kasi, kaya pala mga ka-streetwise, nag-iingay ngayon.
itong mga sangkot sa posibleng war on drugs. So sabi ni sabi ni Bato, takot ako na makulong dahil kawawa yung mga apo ko. Hindi ko na makikita. Kasi mga kababayan kasi, kung talagang hindi sila, kung hindi nakapasok ang ICC, sana walang ganyang klaseng mga statement ngayon, itong mga sangkot. Di ba? O sabi naman ni Sarah Mau, I will only face any charge against me before a Filipino judge and only before a Filipino court. At sumagot din po si Bonggo, no? Only Philippine courts under Philippine laws are qualified to adjudicate matters concerning our nation and its people. Okay. So ito po yung statement nga po nila. So kalampag din po sila, kalampag din po itong mga sangkot po dito sa investigasyon ng ICC. So ang ngayon, ang pinakabago ngayon, naglabas din po ng statement si dating Pangulong Duterte, true, paborito po nating abogado, tsaka spokesperson po ng China, na si Harry Roque. O, para mas malinaw mga kababayan, pakinggan po natin yung boses po ni Harry Roque at kung ano daw po yung masasabi ni dating Pangulong Duterte regarding nga po dito sa ICC. Okay, sige. Pakinggan natin to ha, kasi ano lang to eh, audio lang to eh, para hindi po tayo makopyright, no? Sige. Hindi po, nakipagpulong ako kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte nung makalawa. Anong sabi niya? Yung ICC na yan. Wala naman ako magagawa kung anong desisyon ng mga administrasyon. Ang magagawa ko lang, kapag lumabas ang warrant of arrest, sasabihin ko sa aking mga pulis at kasundaluhan na siyang magsuserve ng warrant of arrest, aarestuhin niyo ba ako? At hahayaan ko na ang taong bayan magdesisyon. Ipa-aaresto niyo ba ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte para litisin ng mga dayuhan sa isang malayong lugar na tinatawag na Dahig? Tanggap na po ni Presidente Duterte na ang kanyang kamay, ang kanyang kinabukasan, nakasalalay na po sa sambayan ng Pilipino. Ayaw na niyang isipin na ito'y usaping legal. Ang gusto na niyang isipin, ito'y isang political question na taong bayan ang maghuhusga. Judge Juan de la Cruz at Juana de la Cruz, anong hatol mo? Ipakukulong mo ba ang iyong dating presidente dahil sa isang bagay na sa totoo naman ay nagbigay ng kapayapaan sa ating mga komunidad? Ang reklamo ng marami ngayon, ang gulo-gulo na ng ating mga komunidad, balik na, lantag na naman ngayon ang bentahan ng pinagbabawal na droga. Yung mga dati na nakakalakad sa gabi, takot na naman lumakad ngayon sa gabi. At dahil nga sa mga nagawa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, kayo na pong maghusga, taong bayan Pilipino. Ipakukulong nyo ba? Ikaw, mamang pulis, aarestuhin mo ba ang ating dating presidente? Ikaw, mamang sundalo, makukuha mo bang dakipin ng presidente at ipadala sa ibang bayan at pati na rin ang vice president na mawala ng banta doon sa isang gahaman sa pangyarihan na alam niyang di ba nanalo sa eleksyon, kaya ipakukulong ang kalaban? Yan, nagwala na naman si Roque. O yan ha. So ito raw po, base po kay Harry Roque, ito daw po yung sentimento nga po ni dating Pangulo Duterte. So kayo ba dyan? Sa 1,055 na nanonood, ipapahuli nyo ba si dating Pangulong Duterte pag lumabas na po yung warrant of arrest? Ipapahuli nyo ba? So ito kasi yung problema kasi dito mga kababayan. No? So ngayon, malinaw na mga ka-streetwise. Malinaw na na takot po talaga ngayon ang mga Duterte. At yung sangkot nga po dyan sa Tokhang. O diba, yes na yes daw po sila. Papahuli daw nila. Kulong na. Kasi mga kababayan, ako naniniwala talaga ako. Siyempre mga politician 'yan. Si Digong, si Bato, si Sara, si Bonggo, mga politician 'yan. May mga intel din po 'yang mga 'yan. So kaya ngayon sila ay medyo nag-iingay na regarding po 'yan sa ICC kasi may nakarating na, at ito lang 'no, I think logical naman 'to sinasabi ko 'no. Kasi hindi naman kasi mag-iingay 'yang mga 'yan kung wala silang narinig na 'yung ICC po is nakapag-imbestiga na dito sa Pilipinas. Di ba? Oh, well, sasabihin ng mga DDS, traitor naman pala yan si Kuting. Traitor. Sabi, hindi pa papasok, pinapasok naman pala. Ang punto kasi dito mga kababayan po kasi, di ba? Siyempre naman justifiable yan. Alam ka naman sabihin ni PBBM na, oh, yung ICC pupunta na bukas, mag-imbestiga.
O kunwari, di ba? O kasi total, tapos na, pwede nang i-contento, di ba? O, isipin nyo mga kababayan kung ano mangyayari. Matalino rin talaga, no? Matalino rin talaga. Ako, hindi ko rin talaga naisip yun. Isipin nyo lang mga kababayan, kunwari si PBBM, parang si Duterte. O, yung ICC, papapasukin na. O, baka next week, papapasukin ng ICC. O, welcome natin. So, ano mangyayari? Di magkaagulo lang lalo. O, so ngayon, base nga po dito sa dokumento nakita natin, pakita ko ulit ha, na pwede palang pumasok yung ICC ng confidential at patago. So ito po yung option po na ginawa po ni PBBM at ng administration po na to. Pinapasok sila, ano ba yun? Pinapasok sila ng with confidentiality. O yan, di ba? O. So may basihan. Di ba? May basihan po yung opinion natin dito. Hindi katulad ni Badong. Si Badong, puro haka-haka lang. O, nung ngayon, ang sinasabi natin dito, posible nga na nakapasok ng ICC dito ng confidential at patago, may reference tayo dito. May pinapakita kong ebidensya dito. Si Badong, nagpakita ba? Wala, di ba? Pinakita niya lang sa inyo yung malaki niyang mukha. O. Tsaka yung pagiging kulto niya. So, yan mga kababayan. So, ngayon, continue ngayon natin. Meron kasi binabanggit bago tayo magpatuloy. Ang problema kasi sa statement nga po ni Harry Roque, imbis na maawa po yung mga tao sa kanila, nanira pa. Sabi nga po ni Harry Roque kanina po sa video, 'di ba napanood naman po natin, 'di ba? Sabi ni Harry Roque kanina sa video na di nyo ba nakita na yung mga tao takot na lumabas sa lansangan. Totoo ba 'yon? Takot na ba kayo lumabas sa gabi? Dumami ba yung krimen? Ay, ayan na sinasabi ni Harry Roque. Wala naman siya pinapakitang ebidensya. O tayo, magpapakita po tayo ng ebidensya. So, noong panahon nga po ni PBBM, ito ha, quarter 4, 2022. Di ba, naging presidente nga po si PBBM June 2022. Di ba? So, nung unang 6 na buwan ni PBBM bilang presidente, okay, NCRPO records low crime rate in quarter 2022. So ano sinasabi ni Harry Roque na lalong mas naging delikado po sa lansangan? Bumaba nga po yung krimen 2022. Oh, and then meron pa dito. Oh, nung 2023 no October to January, January to October 2023, PNP, ito buong Pilipinas na to ha, PNP Philippine crime rate down 8% from January to October 2023. O so ano sinasabi ni Harry Roque ngayon, natakot na yung mga tao na lumabas and then tumaas daw po yung crime rate. Ito, pumaba nga eh. O not unless na meron kang papakitang ebidensya na hindi totoo yung sinasabi ng PNP. Kaya nga ako natatawa ako sa isang DDS na vlogger eh. Yung isang DDS na vlogger, lagi niyang nirereklamo na ay takot na yung mga tao lumabas, tumaas yung crime rate. Pero, vlogger naman siya ng pulis. Nakuha niyo mga kababayan, vlogger siya ng pulis ngayon, pero nasabi niya na natumas daw po yung crime rate. So kayo mga kababayan, no, dyan nga po sa tanong nga po, no, dyan po sa 1,118 po na nanonood ngayon, no, dyan nga po sa tanong nga po ni Harry Roque, kayo ba? Sabi niya eh, sabi ni Harry Roque, kayo ba taong bayan, ipapahuli niyo ba si Digong? Sumagot na kayo kanina, papahuli niyo daw. So dyan po sa Team Replays, paki-comment na lang po sa baba yung comment nyo nga po dito regarding nga po sa topic po na to. So thank you po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. No?